Silang Cavite. The first ever Korean food train nandito na sa Pinas. Magta-travel tayo for food. Yes. Kakain tayo ng maraming Korean street foods. Basta madami pa. So, tara na mga chinggu. Sana walang zombie dito. Baka may oppa. Dito sa Busan PH is new normal ready na yung restaurant. So, bago kayo pumasok, merong thermal scanner, then mag-fill up kayo ng contact tracing form. So, yung setup ng dining experience dito is al fresco, so safe nang mag-dine-in. And syempre, yung mga staff dito sa Busan is lahat naka-face mask. So, safe na talagang mag-dine-in dito sa Busan PH. Busan PH, annyeong haseyo guys! Annyeong! And grabe, sobrang dami ng mga Korean food, Korean street food. Yes. So, para tayong magmumukbang. Meron kami mga Korean street food, rice meal, ramyeon, and of course, our favorite natin din sa Pilipinas, yung sanggyupsal set. Shout out nga pala sa Busan PH dahil grabe, yeah, sobrang dami. Mukbang Korean feast. Yes. Kansamida, Busan. Kansamida. Kain na tayo mga chinggu. Oppa. Okay, simulan natin sa Korean street food ito. Very interesting tong odeng tang. 50 pesos siya tapos tatlo yung sticks. Yan. Kung makita niyo itsura niya, parang similar siya sa isaw manok sa street food natin na inihaw. Okay, tikman na natin. Very soft tapos yung texture niya halos same sa fish cake. Yung parang kumakain din ng kikiam. Medyo similar yung lasa niya dun sa kikiam natin. One of the famous street food sa Korea. Titikman na natin yung tteokbokki fish cake with cheese. 70 pesos lang siya. Good for two na rin. Ano talaga yung lasa ng tteokbokki na usual na natitikman ko rin. Medyo sour taste, maanghang. Tapos, syempre, very cheesy consistency ng tteokbokki. Medyo malapot. Maganda yung pagkaluto ng tteokbokki nila. Chewy rin. Ayun. And bouncy. Next Korean street food, jumyeokbap. Price ng jumyeokbap na 3 pieces is 70 pesos. So, para siyang sushi balls na onigiri. So, bilog na bilog. Tapos, may mga black sesame seed siya. Tsaka, mga seaweed sa ibabaw. First time ko nakatikim ng ganito. Palaman niya sa loob, medyo sour and then spicy. Parang may pork ata and egg sa loob. Kakaibang sushi ball experience. Korean street food chapche. 60 pesos tong chapche na to. So ayan, medyo marami rin yung serving nila. Tikman na natin. Malasama talaga yung Korean street food na chapche. Tama-tama rin yung pagka-salty niya. Ay, medyo bouncy feeling rin yung noodles niya. Sarap niya. Nagustuhan ko yung chapche nila. Okay, next Korean street food. Tikman naman natin yung veggie gimbap. 50 pesos din siya. Bali, 6 rolls. Tikman natin. Very crunchy, very fresh yung mga vegetables. Napakain nyo ako ng carrots doon, ha. Next Korean street food natin is cheese kimbap. 60 pesos, 6 pieces. Very cheesy. Ang maganda dito sa kimbap nila, very crunchy and fresh talaga yung gulay nila. Next Korean street food natin is bulgogi gimbap. So 80 pesos naman siya. Kasing dami ng veggie gimbap. Pero this time, mas malaki tong bulgogi gimbap. Kumain natin. Very crunchy ng mga vegetables niya. Parang meron siyang carrots, cucumber. Ito pa lang yung mga natitikman ko, pero ramdam ko na talaga yung Korean streets na maraming mga nakahain na street foods. The next Korean street food is fried mandu. 3 pieces for 50 pesos. Ayan, meron kasamang sauce. Familiar kayo sa gyoza, ito. Parang ganun yung itsura niya. So, tikman na natin. Nagustuhan ko siya, in fairness. Kasi hindi talaga kumakain ng mga dumpling, lalo na yung steam. Pero nagustuhan ko siya na fried pala siya. Ma-meaty. Mas lamang yung meaty niya kaysa sa mga gulay niya. Nagustuhan ko tong fried mandu nila. Next Korean street food at isa sa mga bagong labas na Korean street food nila dito sa Busan PH is gimari. Yung price ng gimari is 50 pesos, so 3 pieces na siya. Yung itsura niya, para siyang deep fried, tapos meron siyang japchae sa loob. Meron ding mga veggies. Tikman na natin.
Ngayon, nagustuhan ko to, ha. Very tasty yung japchae. Nagustuhan ko talaga tong fried fish skin or siguro nori. Ito din yung street food is classic chicken for 80 pesos. Ganto yung serving niya. Ganto kadami yung serving niya. Tikman na natin. Medyo crunchy on the outside. Hindi ganun ka-dry yung loob ng chicken niya. Mas try din siya at isa rin siya sa mga bago sa Busan PH. Punta naman tayo sa mga fried chicken, spicy chicken. Siyempre, maanghang yan. Tapos may sesame seed, 100 pesos. Mana natin. Cheers! Yung spicy talaga, Korean, meron siyang combination ng sweet and then at the same time, nangingibabaw yung spiciness. Very tender yung chicken, tungluto sa loob. Malasang malasa talaga yung flavor niya na spicy. May konting kagat. Next Korean street food natin is pajeon o pajeon. 3 pieces, 50 pesos. Ayan, kung titignan nyo, may mga carrots, bell pepper. May sauce din pala siya. Sausaw natin. Bagong labas sa street food sa menu nila. At mana natin! Very interesting yung lasa niya. Nakabalot sa kanya. Parang siyang arena na. Yung texture niya, yung sa side niya, very crunchy. Tapos yung sa gitna, very soggy. Very interesting yung lasa, kaya must try yung bago nila sa menu. Ayan, Korean toast. Isa sa mga interesting for 100 pesos. Sobrang laki. Tsaka medyo mabigat din siya sa sobrang dami ng laman. Hindi siya mayonnaise, nagkamali ako. Itong white part na to is cheese. Yung mga textures na nagagaling sa vegetable, very fresh and crunchy. Sarap. Nagustuhan ko itong cheese. Gusto ko rin yung ano, pagka-toast yung bread niya, very buttery, very cheesy, makrunchy ng mga gulay niya, sarap. Parang meron din siyang padji yun, eto, gulay siya na fried. At isa rin to sa mga bago sa menu nila dito sa Busan PH. Must try, masarap. Dito sa Busan PH, meron silang dalawang type ng ramyeon. Isa tong cheesy and classic. Itong cheesy ramyeon, ang laki ng serving niya. Good for 2 or 3 na rin siya. Tapos gustong-gusto ko yung gold nilang lagayan. Very home bodies. Sabay natin titikman to. Wow. Sarap. Actually, parang milky na nga siya dahil siguro sa cheese niya. Medyo maanghang din siya ng konti. Tapos, ang bouncy feeling din yung noodles niya. Konting kick ng spiciness, tapos consistency ng soup niya is medyo malapot ng konti. Tapos nagustuhan ko yung noodles niya. Medyo thick, tapos ayun nga, bouncy or parang al dente yung pagkakaluto sa noodles niya. The best talaga yung cheese ramyeon. Titikman na natin yung kimchi fried rice nila for 120 pesos. Top siya with eggs, scallions. Let's take a bite. Malalasahan mo talaga yung Korean taste. So, masarap siya, medyo maanghang. Mas try tong kimchi fried rice. Next Korean rice bowl natin is pang bibimbap. 170 pesos. Good for 2 or 3 na siya. So, ang daming serving. Ayan, ang dami. Sa bibimbap, kailangan yung haluin nyo muna lahat para mag-incorporate yung lasa. Meron siyang spam. May let's taste. Medyo spicy, medyo konting sour taste, tapos very fresh din yung gulay niya. Tapos syempre, may pagkakonting meaty dahil sa spam. Lalo siya nagiging manghang every bite. Nagustuhan ko din dito yung marami kang texture na ma-feel dito kasi sobrang fresh ng mga gulay niya, tapos every bite iba-iba yung texture niya. Okay, next Korean rice bowl is beef bulgogi. So yung price niya is 160 pesos. Obvious naman, 'di ba? Na nabusog ako, 'di ba? Sa sobrang dami ng mga Korean street food na kinain namin dito. Inabot na kami ng gabi. Pero okay lang dahil na-experience mo yung ganitong vibe dahil mas maganda siya pag sa hapon na or pag dumidilim na. Ang ganda, colorful ng mga lights nila, yung mga design. Mas lalong nakikita yung pagka-instagrammable ng place na to talaga. Balik na tayo dito sa beef bulgogi. Marami na yung mga beef slices niya. Tapos may rice, tapos may top ng fried egg. Tikman na natin.
Ang beef bulgogi nila is manamis-namis, tapos gusto ko yung meron siyang konting litid na slightly chewy, dahil ayun yung nag-e-enhance sa lasa ng beef talaga. Last but not the least, inabot na kami ng gabi at yan, sobrang ganun ang vibe, kulang na lang alak. Yung paborito nating alak na kulay green, soju. Last na kakain namin ng Korean food is sangyupsal set. Yan. 200 pesos meron ko ng pork, beef, and chicken. Bali, ito yung samgyupsal set na mix dahil halo-halo yung mga meat niya. Kainin natin itong samgyupsal set. Yan. Inain natin yung beef. Cheers! Cheers! Nakakamal na ito samgyup talaga. Oo nga, nakakamiss talaga mag-samgyup, no? Bali, yung serving niya itong samgyup salset, pwede siyang solo. Kung malakas kang kumain ng samgyup, meron tayong pork. Sausaw na tulit sa samgyang. Cheers! Mmm! Very crunchy yung pagkakaluto nila sa pork. Sulit na sulit yung experience dito, lalo na pagka mahilig ka talaga sa mga Korean food or bigla ang Korean cravings. Lahat yan nandito sa Busan PH. Yes. Lalo na kasi mahirap na ngayon makapag-travel. Hindi na tayo basta-basta makakapunta ng Korea. Punta lang kayo dito sa Busan PH. So yeah, mararamdaman nyo na yung Korean feels. Ang pinaka-importante, syempre, very affordable yung mga prices nila. Nag-range lang from 50 pesos to 100 pesos. Korean vibe, Korean feels, Korean taste. Must try talaga mga chinggu. Mahilig ka bang mag-travel? Asaka, Japan! Cebu, here we go! Love Taiwan! First life! Saya naman dyan! Madami na talagang pinagbago simula nung nagka-pandemic. LUGU Park. Tara, Park! Tara! Langway na tayo. Prepare your surfboards and let's catch some waves. Ready? 1, 2, 3! Woo! Oh, kain! Yes, Kobe beef. We are going for a non-stop street food. Oh, juicy blowtorch. Ushi! Sobrang sarap. Oh. Halal main food for all. Dotonbori. New normal ready na yung restaurant. Oh. Look at that. Seafood heaven, oyster heaven. Welcome to our favorite travel food review channel, DarShey GoesTo. Kain o travel? Pagsabayin natin. This is Dayo na mga travel for food dito sa South Korea. Thank you guys for watching and please, please, please comment below where you like us to go next and subscribe to our channel. Buti na lang guys, hindi na natin kailangang literal na pumunta ng South Korea para makatikim ng mga Korean street foods at kung ano-ano pa. Buti na lang meron ng first ever food truck dito sa Silang Cavite. So must try yung mga Korean foods nila. Meron din silang branch sa Taal, sa Santa Rosa, and syempre dito sa Silang Cavite. Thank you guys for watching. See you on our next video. Anong oras alis na itong train to Busan? Makisabay na lang tayo. Makisabay tayo. Hey guys, subscribe to DarShey GoesTo.